apat pang Gorosei ni-reveal na rin ang mga transformations. Bale, lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1110. At ang unang ang impormasyon sa spoilers ay patungkol sa cover page. Sinasabi nga na yung parating daw na cover page ay ipapakita yung paglalakbay ni Yamato sa Wano Kuni. Which is ito nga yung rason kung bakit siya nagpaiwan sa Wano at hindi na tumuloy na sumama sa Straw Hat Pirates. Ang libutin daw ang buong Wano similar sa ginawa ni Kozuki Oden. Bali, dalawang sunod na nga na yung cover page ay related sa Wano. So I expect na sa mga susunod pa na chapters ay masusundan pa to. At sana ay talakayin nga sa mga susunod na cover page yung mga unresolved plot points na naiwan sa Wano Arc. Gaya ng paglilinaw kung talaga bang patay na itong sila Kaido at Big Mom o hindi pa. Yung heritage ng Shimotsuki family at even yung update kung nasaan na ba yung mga anak ni Big Mom na nahulog sa labas ng Wano. Sana nga ay mabigyan linaw ang mga ito ni Oda sa mga susunod na cover page. Anyway, ngayon ay mapunta na nga tayo sa mismong nilalaman netong chapter. Yung ikalawangang impormasyon sa spoilers ay sinasabing ito na daw yung karugtong ng pangyayari sa huling panel ng last chapter. At ito nga yung pagdating ng apat pang Gorosei sa Egghead Island. So indeed, itong tinawag nga ni Gorosei Saturn sa last chapter ay yung apat pang mga Gorosei. Bale, as expected nga, naka-yokai form nga daw itong mga Gorosei na to nung dumating sila sa Egghead Island. At makikita nga daw natin sa mismong chapter na to yung mga transformations nila. Itong si Gorosei Nasujuro nga daw na nagre-representa sa Venus isang wild horse nga daw yung transformation. Itong si Gorosei Jupiter naman isang nga daw giant worm ang transformation. Si Gorosei Mercury naman isang wild boar. At itong si Gorosei Mars naman isang giant bird daw ang transformation. So gaya nyo, excited na nga rin akong makita ng actual itong mga transformations na to. Dahil panigurado, sa ipinapakita ngang creativity ni Oda, I'm sure na solid itong mga transformations na to. Bale, as you all know, sakto nga itong mga ibinigay na transformations ng mga Gorosei sa spoilers at itong nakita nating silhouette nila sa chapter 1085 na nakita ni Sabo. Base nga sa mga pwesto nila bago nila patayin itong si King Cobra, sila nga itong mga silhouette na to. Si Gorosei Saturn nga na unang ni-reveal sakto yung appearance sa silhouette niya. At although hindi pa nga confirm, yung Oshi Oni nga yung pinakamatunog na inspiration sa transformation niya. Yung katabi naman niya dito na si Gorosei Jupiter na sinasabing giant worm ang transformation, pwede nga yung inspiration naman dito ni Oda itong Umimizu. Ine-expect ko nga na ganito yung magiging itsura ni Gorosei Jupiter. Given na yung silhouette na ipinakita sa kanya meron siyang mga kamay. Kumbaga para siyang magiging human worm. Itong katabi naman niya na si Gorosei Nasujuro na sinasabing wild horse daw yung transformation, obviously yung ine-expect nating transformation para sa kanya very similar sa isang centaur. Kumbaga kalahating kabayo at kalahating tao. Nakita rin naman natin sa mga silhouette na siya lang yung may transformation na parang naging intact yung pagiging tao niya. Ang pinagkaiba nga lang meron nga siyang clouds na nakapalibot sa kanya na very similar sa mga mythical Zoan Devil Fruit users. Ang isang punto pa nga kung bakit parang centaur-like itong magiging transformation niya dahil na rin sa nag-a-acquire nga siya ng isang espada na mas magiging komportable nga siyang gamitin ang espada niya kung ganito ang magiging transformation niya. Sa part naman ni Gorosei Mars na sinasabing giant bird ang magiging transformation, pwede ngang ang maging inspiration dito ni Oda itong Itsumade o yung magiging itsura niya kapag nakita natin siya magiging similar sa isang human bird. May katawan ng ibon pero may mukha ng tao. At ang huling Gorosei nga itong si Gorosei Mercury na ang transformation daw isang giant wild boar. So ang pinakamatunog nga na magiging transformation niya itong Baku. Isa nga itong wild boar na may nguso ng elepante. Kaya naman ito nga yung ine-expect kong transformation niya. Anyway, ano't ano pa man ang makita nating transformations nila na-exceed naman na ni Oda yung expectations natin para sa kanila. Dahil sa tinagal-tagal nga ng kwento ng
One Piece, eh sino bang mag-aakala na itong mga matatanda na palagi lang nakatambay sa Merijoa at nagsaside comment lang sa mga nagaganap sa mundo, eh mga actual palang mga warrior at lumalaban talaga, diba? Bali sa sumunod na impormasyon nga sa spoilers, eh sinasabing umatake na daw kaagad itong apat na Gorosei. Inatake nga daw nila si Luffy. Pero bigla nga daw dumating ang mga Giants at hinarang itong mga atake nila. So as expected, eh dahil nga sa may 10 minuto na lang sila para hanapin yung source ng signal na pinanggagalingan netong kumakalat na message ni Vegapunk, eh kailangan na ngang magmadali netong mga Gorosei. At gaya nga kay Gorosei Saturn na na-high blood nung makita itong Nika form ni Luffy, eh ay assume na ganito rin yung naramdaman ng apat pa na Gorosei. Nung makita naman nila ng harap-harapan itong Nika form ni Luffy, since meron nga silang naaalala sa kanya. Pero ang isa nga sa nakakagulat, eh itong pagharang ng mga Giants sa mga atake nila. Dahil nga sa nakita naman natin yung kakayanan netong si Gorosei Saturn na halos unbeatable, dahil na rin sa kakayanan niya na mag-regenerate, eh nangangamba nga ako para sa mga Giants, especially sila Brogy at Dory. Since unlike nga kay Luffy na may Devil Fruit powers, eh itong mga Giants nga raw strength lang ang gamit. Kaya naman mapapaisip nga tayo kung kakayanin ba nila itong limang halimaw sa harapan nila, o gagawin lang silang example o pampractice ni Oda para ipakita ng mga Gorosei kung gaano ba sila kalalakas. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers, eh sinasabing natalo na daw ni Zoro itong si Rob Lucci. So finally, eh na-wrap up na rin ni Zoro itong matchup niya. Since matagal-tagal na nga natin siyang hindi nakikita, at as a right hand man nga, eh kailangan na siya ngayon ni Luffy sa ibaba. Lalo na at currently nga, eh nakalapag na itong apat pa na Gorosei sa Egghead Island. Bali ang magiging tanong nga ngayon, eh ano na kaya ang susunod para kay Zoro? Para nga sagutin ito, eh we all know na yung susunod nga na chapter, eh 1111 na. At itong number nga na to, eh sobrang malapit kay Zoro. Since yung birthday nga niya, eh literal na 1111, which is November 11. Ito nga rin yung number na ibinigay ni Oda sa recent bounty na itong si Zoro. Kaya naman ine-expect ko nga na yung susunod na chapter, eh ma-highlights itong si Zoro. Maybe eh makita natin siyang bumaba na sa ibaba na itong Egghead Island. Or malay natin ngayong chapter, eh bumaba na siya. Tapos eh bigla na lang siyang umatake ng walang pakundangan. Or pwede rin na bigla na lang siyang magwala at magpakita ng bagong atake sa mga Gorosei. So idea lang naman yan sa mga pwedeng mangyari. Anyway, ayan na nga yung spoiler video natin para sa paparating na chapter, na chapter 1110. Kung natripan nyo nga itong review natin, eh huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button, dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!